Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamagandang update. Medyo trending po ito mga Kaldab sa social media. Na talaga naman pong maraming tao ang nakapanood at maraming tao po ang kumbaga nagkwento. Pero bago tayo magsimula mga Kaldab, pasadahan po muna natin itong mga nagko-komento po sa atin patungkol po sa in-update natin sa Amerika mga Kaldab. Although may mga kaganapan po kala Mr. Spotted at kay Mengay na kung saan ay gaganapin nga po. Ito mga Kaldab, respeto na lang po sa mga taong hindi pa rin po naniniwala. Kumbaga ginagalang ko naman po kayo at nire-respeto po kayo. May mga pagkakataon na kumbaga binibigay na nga po sa atin nila Mengay at Tisoy para makuha po natin yung alam nyo na yung gusto nating ipahayag o gusto po nilang ipahayag sa atin. Siyempre kami pong mga YouTube vlogger, kami pong mga nagbibigay ng update para po kay Main Paul Kerson at Alden Mendoza. Gaya po ng sinabi ko mga Kaldab, nakatutok lang po talaga ako kala Mengay at Tisoy. Kaya alam ko po talaga yung mga galawang mag-asawa. Real talk to mga Kaldab, since 2015 hindi naman po tayo iba-ibang content na ginagawa. Kumbaga nakapokus na nga po tayo sa dalawa. Yung mga taong kumbaga kaibigan natin sa social media, malapit sa pamilya Paul Kerson, malapit sa pamilya Mendoza, yan po yung mga tinatanong natin mga Kaldab. Although may mga sagot sila na hindi naman po pwedeng sabihin na totoong ganito, kumbaga pahabs lang kasi hindi po talaga sila pwedeng magsalita eh. Hindi po ba? Basta pag sinabi sa iyo mga Kaldab na eto Mr. Destiny sigurado 101% kasama ni Mengay si Tisoy o kasama ni Tisoy si Mengay sa Amerika, yun lang po. Napakasimple, hindi na po namin nahanapan pa ng ebidensya at resibo kasi alam po nila eh, di po ba? Yan po yung patunay. Tsaka tignan nyo po, pagka nag live po yung Itbulaga at umalis na si Alden, magbibigay po ako ng mga update. Siyempre tututukan din po natin yan. Maraming pong team abroad sa California mga Kaldab, medyo abang-abang po kayo dyan ha, mga team abroad ha. Huwag nyong kalimutang mag-post o mag-comment kay Mr. Destiny para updated po kami pagdating dyan sa Amerika. Kahit dito po sa Pilipinas, eh, kayo naman po ang magbibigay. Pagdating dito sa Pilipinas, kami magbibigay ng update sa inyo. Hindi po ba? At pagdating naman sa Amerika, kayo naman po. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Natuwa po ako mga Kaldab dito sa post ni Chris Martinez. Kumbaga ni Direk Chris mga Kaldab. Dahil eto kasi mga Kaldab, sinasabi niya na hindi daw bumaba yung ratings, hindi daw bumagsak ang ratings ng Daddy's Girls. Tapos nakipag-away pa nga ito sa mga mamis, sa mga senior. Real talk mga Kaldab, ito lang po yung director na nakikipagsagutan sa mga senior. Di po ba? Real talk, maapektado siya eh. Kumbaga kapag hindi binablock niya, ito po yung post niya, pataas na ng pataas ang ratings. Anong ibig sabihin o pinupunto ni Direk? Ibig sabihin, eh ngayon lang tumaas ang ratings. Hindi niya matumbok na eh. Tumaas yung ratings eh. Kaya ang ano niya, pataas ng pataas. Spaghetti nga yan, pababa ng pababa. Mahirap pong, masarap po mag-comment dito mga Kaldab. Kaya lang syempre, bablakan yan eh. Itong ugali po niyan, iba. Mga mamis nga, inaaway ha. Tayo pa kaya. Kaya po, pinagpiestahan. Ibig sabihin, tanggap niya na bumaba po yung ratings ng Daddy's Girls. Hindi niya lang masabi ng eksakto, pero yan po yung katotohanan. Hindi po ba na mababa, bumaba po talaga yung ratings ng Daddy's Girls. Hindi po ba? Kaya lang naman po naging
trending uli ito dahil kakaiba nga po yung ginawa ni Mengay, nila Bossing, di po ba? Kaya nagpumatok siya. Subukan nyo mga Kaldab. Dahil nga po Christmas ngayon, marami pong nanonood. Pero tignan natin, try din po natin to kung magtatagal ba. Kasi bali-balita nga po mga Kaldab na kumbaga may bagong papasok na sa GMA Kapuso. Baka alas 12 na ng gabi ito ipalabas. Di po ba? Kaya mga Kaldab, sa mga taong hindi po naniniwala, nire-respeto po natin. Di po ba? Dito lang sa update natin, patunay lang po na bumaba po talaga yung ratings ng Daddy's Girls. Huwag po kayo maniniwala na tumaas siya. Tataas siya, pero bababa pa rin po siya. Tumaas siya dahil nga po sa mga in-update po nila. Pero bandang huli, ibabagsak pa rin yan. Well, hindi ko po minumungkay na kumbaga panoorin nyo. Ang sa akin lang naman po, ina-update ko lang po kayo para updated po kayo sa mga kaganapan. Lalong-lalo na po pagdating kila Main Paul Kerson at Alden Mendoza. Hindi po ba? Hindi ko lang talaga gusto si Derek Chris dahil sabi ko nga po sa inyo, pumapatol po ito sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Siya po yung director na kumbaga hindi marunong magtimpi. Kapag nagalit talaga siya, galit talaga. Hindi siya kumbaga mahinahon, talagang aawayin kanya. Well, comment na lang po kayo mga Kaldab. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.